Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and this is already the update nung pag-apply natin ng 7 insecticide dito nga sa ating mga succulents. So yesterday, I already uploaded a video, and if you haven't watched yung part 1 of this video, you can check the video link below. So right now, parang more than 24 hours na silang nakalagay dito kasi parang 1 hour is not really enough to kill yung mga weevil and other pests. And so right now after 24 hours, we are now ready to remove itong mga succulents na ito. And later we will be washing away itong mga residue nung 7 dito nga sa ating succulent. And if you are wondering kung namatay ba yung weevil yesterday, the answer is actually yes. Kaya I'm so happy na I have tried itong 7 solution na ito, and it's really something na I will be doing every time may bagong biling succulent tayo. So in the same 7 solution, ang nilagay naman nating next is yung ating California Sunset. Ayan, so we will be leaving it here for the next 24 hours too. And immediately after soaking it here sa ating 7 solution, may napansin akong gumagalaw. And hindi lang isa, pero ang dami kong nakitang insect bigla. So, yung dalawang succulents na sinook natin dito kahapon, wala akong nakitang any single pest na lumutang, ganyan. Pero itong California Sunset, ngayon pa lang may kita nyo na ang daming pest na nakatago pala dito, and probably they are hiding doon nga sa pinaka soil. And since ayan na nga, they were disturbed by the 7 solution, ayan, nagsilutangan na sila. Some are actually moving, pero yung iba ay parang patay na, and wala pang 1 hour, not even 10 minutes silang nandito sa ating 7 solution. Pero ayan, talagang we can really see how effective itong 7 solution na ito in treating pests sa ating mga succulents or plants in general. Ayan. So I'm happy na I have tried using this solution, and it's really something na you should also try. So after removing them doon nga sa ating 7 solution, we can now wash away yung mga residue na nakakapit nga dito sa ating mga succulent leaves. Kasi pag nag-dry yung mga yan, those are still, diba, insecticides that we will be inhaling dito nga sa ating garden. Kaya ayaw nating mangyari yon. So as early as now, we have to get rid of those residue na nandito nga sa ating mga succulents. And it's really best if papaulanan natin sila. Pero as you know, wala masyadong ulan dito sa city namin these days. Kaya I'll just be washing them away. Then after washing them, i-air dry lang natin sila. And yes, we can now safely put them right next to our succulents. So that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.